Example number 23. A copper rod is inserted into a hollow aluminum cylinder. The copper rod projects 0.005 inch as shown in figure. What maximum load P may be applied to the bearing plate? Use data in the following table. So, ganito yung magiging mukha ng figure natin guys pag hinati sa gitna. So, nag-project daw yung copper rod ng 0.005 inch nang in-insert natin doon sa aluminum. So, since, ano naman, ano, ito na yung ano natin ha, figure natin. So, may force daw tayo na hanapin na P. Since, alam natin na magdi-deform yung copper tsaka aluminum, i-derive natin kung paano natin makukuha yung deformation. So, based dito, ito yung magiging deformation ng copper. Ito yan. Hindi natin alam yung exact deformation na hindi pa natin alam. So ganito nga, deformation ng copper. Try natin mag-derive tayo ng formula sa ano na to. So, ano ng deformation ng copper is equals to, since alam natin na bababa rin yung aluminum, hindi natin alam yung exact deformation, i-set natin na ganito. Deformation of aluminum is equal to deformation of aluminum plus 0.005. So, ito yun. So, yung deformation daw ng copper is equal to deformation ng aluminum plus 0.05. So, base yan dito sa ano natin, sa figure natin. So, after that, ilagay natin yung mga formula. Diba, alam natin na deformation is equals to PL over AE. Yan yung para sa copper. So, naman, PL over AE naman para sa aluminum plus 0.05 inch. So, alam natin, sinabi ko na rin sa example 22, na P over A to. So, yung P over A is stress. So, stress times L over E, copper is equals to stress times L over E, aluminum plus 0.05. So, after that, since nga hindi natin alam yung P, kukunin natin yung value ng stress of copper in terms of aluminum or stress of aluminum in terms of copper. So, yung gagawin natin kasi nga hindi pa natin alam. So, try natin yan, no? Ilagay na natin yung mga given natin. So, based sa problem, stress, ano yung length ng copper natin? So, stress ng copper times, since 10 inches yon yung ano, yung dito, ito, 10 inches to ha, 10 inches. Simula dito, hanggang dito. Tapos ang project, plus 0.0005 para sa copper. All over, yung E. Ano yung E ng copper natin? Based sa given table, 7 times 10 raised to 6 PSI to. Is equal to, ano yung stress ng aluminum times 10 all over, ano yung E ng aluminum natin? 10 times 10 raised to 6 PSI. Plus, huwag kakalimutan yung plus, 0.005 inch. So, yun na. Ano natin? I-simplify lang natin. Times. Ano ang sagot natin dyan? So, ang sagot is, -5.8824 × 10⁻¹⁷. Yung para naman sa aluminum is
1 times 10 raised to negative 6 plus 0.005. So, yun na yung formula natin. Simplify pa natin para maging uniform yun natin. So, ang stress of copper para in terms of aluminum, divide lang natin sila ng lahat ng all over para baka malito yung iba. Paano daw nakuha yun? Divide lang natin. So, ano yung ano natin ng copper? Kasi maraan mo yung 9. Aluminum. Plus. Divide lang tayo guys. Mali lang to. So meron na tayong stress of copper base in terms of aluminum. So after that, ano yung gagawin natin? Since may binigay sa atin na mga allowable stresses in KSI, try natin yung allowable stress. Allowable copper. May binigay sa atin na allowable stress sa copper tsaka sa steel as aluminum. So try muna natin yung allowable copper stress. Try natin yung kung yung allowable copper stress yung mag-govern, anong lalabas na actual stress para sa aluminum. Try natin ha. Ito ulit yung magiging formula natin. 1.70 Ulit ko ha, yung ilalagay natin na stress, copper stress. Tingnan natin kung yung stress na bibigay ng aluminum is lesser than or equal to the allowable stress ng aluminum. So, ano yung allowable stress ng copper? 20 KSI. So, gawin na lang natin 20 times 10 raised to 3 para maging PSI. So, 1.70 aluminum plus 8499.932. So, ano na lang? Ano na ang sagot natin dyan? So, ang sagot natin is 7.746 PSI or 6.76 KSI. So, ito yung lumabas na ano natin? Na actual to ha. Ito yung magiging actual niya. Kasi nga, ginamit natin yung allowable. Ito yung maximum na yun, yung allowable. Yung actual. So, ang allowable lang daw para sa aluminum is 10. So, lumabas is 6 point. So, actual is
lesser than allowable. So it means that pag yung actual natin is lesser than allowable, safe to. Safe natin na i-consider na safe natin na i-consider na yung stress sa copper is 20 times 20 KSI at ang stress naman para sa aluminum is 6.76. Ulit ko ha, may binigay sa atin na allowable. So, yun yung maximum stress na lang talaga natin. So, pag ang lagay natin na ito yung equation natin ha. So, ang pag nilagay ko na pag minaximize ko yung allowable na copper 20 times 10 raised to 3, ito daw yung lalabas na actual para sa aluminum. Ito na rin yung actual, parang ito yan. Ito yung actual na copper na ilalagay ko. Ano daw yung actual na lalabas na aluminum? 6.76. So, may allowable tayo na 10. So, mas maliit yung 6.76 sa allowable. So, safe ito. Ngayon, try natin na isolve pag ang ilalagay natin is ang aluminum maximum yun na, yung allowable na 10. Safe ba yung lalabas para sa copper? Ngayon, pag hindi safe yun, ito yung pipili natin. Pag safe naman yun, mas pipili tayo kung saan mas maganda. So, ito na ngayon guys ha. Pinakita ko lang yung yung sunod natin kanina. Yung pag 20 KS ay yung copper natin, ano naman yung aluminum? How about naman pag sa aluminum tayo? So, gaya kanina, input lang natin. This time, ang hahanapin natin is ang actual stress ng copper. So, copper's stress is 1.70 times, ano yung allowable para sa aluminum? 10. 10 KSI. Gawin na lang natin. Gawin natin KSI pa rin. Para hindi na tayo mag-convert. Plus 8499.932. Ano yung ano natin? Stress of copper. So, lalabas is 25.499 KSI. So, ano ba to? Greater than or lesser than the allowable? So, greater than allowable ng copper. So, it means that pag, for example, minaximize natin yung stress sa aluminum natin, ang lalabas sa copper is 25.499, which is sobra naman para sa allowable ng copper na 20 lang. So, not safe to. Not safe. Hindi to safe pa, hindi ito yung gagamitin natin. Kasi nga, masisira or mas i-exceed yung, masisira yung ano natin, yung copper natin pag ito yung ginamit natin. So, ang safe na gagamitin natin is this. Ito yung gagamitin natin. Ang gagamitin natin para sa aluminum na stress is 6.76 KSI lang at para naman sa copper is 20 KSI. So, since nakuha na natin yun, try na natin hanapin yung ano natin. Yung unknown natin. So, paano ba natin hahanapin yung ano natin? Ano yung formula natin? Di ba may ano tayo? P max. Maximum yung pinapahanap sa atin, di ba? Maximum. Tama. Load P max. So, load P max. Tawagin natin load na mariresist ng copper. Plus load na mariresist ng steel. Tama ba? So, Pmax is equal to steel stress of concrete copper. Sorry guys, hindi dito. Aluminum pala ito tsaka copper. Aluminum pala ito tsaka copper. Aluminum. Ayan.
stress ng copper times area ng copper. Sir, saan sir yung nakuha? Dinirive ko lang, kinos-multiply ko lang po yung formula natin na stress plus to PA. Cross-multiply nyo, PA, P is equals to stress times A. Yan lang po yan. So, let para naman sa aluminum times area ng aluminum. Pmax natin, ito na, ito mas madaling part. Ano yung para sa copper natin? 20 psi. Ano naman yung area ng copper? Yung area ng copper po is given. Area ng copper is 2 inch squared. 2 inch squared. Plus, yung aluminum naman. 6.76 psi rin. Times, given rin yung aluminum, 3 inch squared. So, yun na. Ano lang natin? Pmax is equal to 60.295 kips. Ito na yung maximum load. Ito na yung maximum safe load. Bawal na dito lumagpas yung load natin, ha? Kasi ito na yung maximum safe load. So yun na yun, guys. Ito yung maximum safe load ng ano natin, ng copper at aluminum combined. Kung inulit ko, nag-try tayo ng aluminum. Kasi hindi na may binigay kasi sa atin na allowable. So ibig sabihin doon, bawal magpas doon yung mga stresses natin. So pag sa unang solution natin, try natin yung copper. Ano ang ilalabas na actual stress ng aluminum pag minaximize natin yung copper? Yung maximum na ano ng copper is 20. So ano mo ba sa aluminum is 6.76. So since lesser than 6.76 sa 10, safe yun. Tapos, trinay naman natin sa aluminum yung allowable aluminum nilagay natin dito. Nilagay natin 10. Since ang lumabas is 25.499, bawal natin i-maximize yung 10 KSI para sa aluminum. Kasi nga, pag minaximize natin yun, ang lalabas na actual stress ng copper is 25.499, which is greater than the allowable. So, alam naman natin na pag mas malaki yung actual stress ng isang material kaysa sa allowable, masisira yung ano natin, yung material natin. So not safe 'yon. Kaya mas pinili natin itong 6.76 para sa aluminum tsaka 20 KSI para naman sa copper.